Hello guys. Ngayon guys ay magluluto tayo ng fried fish with sauce guys. Yan. Masarap talaga ito guys. Kaya try nyo pong lutuin guys ha. Ayan. Ang sarap niyang tingnan. Ayan. Tapos so simulan natin guys kung paano natin lulutuin ito. Prepare po natin ang ating mga lulutuin gagamitin. Ito po yung fish na ginamit ko. Yan po. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, ang ating gagawin ay lagyan po siya ng cornstarch, asin, at saka yung pepper. So, pwede mo na siyang i-direct sa fish guys, pero sa akin nilagay ko pa doon sa bowl, pero you can do it directly. Yan sa akin ay i-mix ko yung pepper, salt, at saka yung cornstarch, saka ko siya ibinuhos dyan sa isda. Tapos kailangan talaga siyang guys, ma-cover sa fish para po pag ipe-fry po mo yung fish ay hindi po siya magdidikit sa pinaglulutuan mo. Ayan, tapos na po siyang nabalutan ng powder. Yan, kinakat ko po yung tail niya guys kasi parang sumobra doon sa platong nilagyan ko. Now, we are going to prepare sa mga spices. Yung mga nilagay ko lang is only ginger, garlic, at saka onion leaves. Ika-cut niyo lang siya guys. Ika-cut mo lang. Ayan na, prepare na yung spices natin. Ayan, tapos let's start cooking. Ayan, maglagay tayo ng oil guys, pero konti lang, hindi yung paapawan yung fish. Kasi dito guys sa amin is konti lang talaga ang gagamitin na oil. Kaya konti lang yung nilagay ko. Tapos pag mainit na yung oil, sobrang mainit, bago pa ilagay yung fish para hindi siya dumikit. Well, hindi na talaga siyang didikit guys kasi may cornstarch siya na nakabalot. Ayan. Iano mo lang siya sa oil guys kasi konting nga lang yung oils na nilagay natin. Ayan, tapos na mag-prepare tayo ng ilagay natin sauce sa isda natin guys. So, ang nilagay ko is soy sauce at saka ayan guys, nilagay ko yung yung sosyang wine guys, yung talaga yung pang namin sosyang wine, tapos yung pepper. Ayan, pepper ang kasunod. Ayan, kahit mauna dyan guys, obsa kahit pwede, tapos yung yan? Sugar. Ayan. Ayan po yung mga ingredients ko sa sauce guys. Or sa sabaw guys ba? Sa fish. After siya ma-fry. Ayan. I-mix mo siya guys. I-mix. Tapos minsan lagyan ko pa rin yan ng guys. Ano yan? Tubig. Ayan guys, tapos na po yung luto na yung fish guys.
Yan, ihain natin guys. Ihain muna natin. Tapos, lagay muna natin sa plato na malinis. Tapos, ipa-fry natin yung mga, ano natin guys, yung spices na pinagana natin. Ayan. Yung ginger muna at saka yung garlic. Tapos, yung stick din ng, ano, yung hard stick ng green onion. Isali mo na lang din siya sa pag-fry. Ayan. Tapos yung green leaves, guys, saka mo na yun ilagay pag matatapos ka ng magluto. Mas maganda yun ilagay pag fresh siya. So, pagkatapos mo ng malapit na pong maluto, saka mo na po ilagay yung green leaves ng onion. Ayan, guys, lutuin na muna yung spicy bago mo ilagay yung fish. Kunti lang talaga ang oil guys na gagamitin kasi nga ayaw ng amo ko ng maraming oil. Kaya ayun, kunti lang talaga. So ayan, ilalagay natin yung fish dyan guys. Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, ilagay natin yung ano natin. Yung piniprepare natin na sauce or sabaw or para maging sauce niyang fish na yan. Ayan. So, pakuluan lang natin guys ng ilang minuto. Tapos, baliktarin natin. Ayan. Masarap talaga ito guys. Tapos, pag ano na, pwede natin siyang lagyan ng konting cornstarch para lalapot-lapot din yung sabaw niya guys. Ayan, cornstarch. Yan, cornstarch yung nilagay ko guys. So, pakuluan lang po hanggat yung ano kasi yung fish ay hindi siya ganong luto when I fry. So, tatapusin lang siya pagluluto pag ano, pakuluan siya. Itali, maluto na po siya guys. Tapos, idagdag mo na yung pag maluto na talaga siya, idagdag mo yung green leaves ng onion. Yan guys ha, yun talaga ang ano dito. Yung pag-video ko ay cut-cut yan guys. Hindi talaga isang minuto lang ang pag-fry, ang paglagay ng ano sauce. So, itansyan nyo na guys na makapag-makuluan, maluluto talaga siya bago nyo ito. So, ayan, nilagay ko na yung green leaves. Ayan, pakuluan lang po ng konti kasi pangit din guys kung lanta po yung dahon ng ano, ng onion. So, you need also na parang paglagay mo sa kanya, ayan, pwede mo na siyang ihain. Ang bango-bango talaga niyan, guys. At saka, ang sarap. Pwede nyo pong subukan at mag-comments din kayo sa akin kung ano po ang nangyari sa niluto nyo. Kung nagustuhan na ba o hindi. Ang sarap ng sauce niyan, guys. Gusto ko yan. Ayan. So, yan po yung fish natin, yung recipe natin ngayon. So actually guys, minsan na lang ako magkapaggawa ng video. Matagal na video to ay na ano, ngayon ko lang na-upload. So ayan po yung recipe natin. Try nyo po, baka magustuhan nyo. Ayan, yan po. Tara! So I just want to open. Ayan. Thanks for watching guys. Ayan guys, how dahil kulang pa yung video ko guys, so dagdagan ko na lang po. So pasensya na po sa ano ko, sa video ko na hindi na continuous dun sa pagluluto ko. Basta try nyo lang yung niluluto ko guys na fish, fried fish with sauce guys. So masarap siya. So maraming salamat sa mga suporta, saka sa lahat ng mga teams na sumusuporta sa akin. Sa mga ano, sa mga attempts ko na sorry po guys na hindi na po ako ganong active at this time. So, maybe hindi na talaga ako gumagawa ng mga videos kasi nga tinatamad. But I hope that I will not really regret. Hindi talaga ako hihinto. Kasi ano, so papatuloy lang natin yung ano, mga hangarin natin. So, yan lang po at saka ano po sa lahat-lahat po ng mga
Teams, Team Gapangan, hindi ko pa rin kayo nakakalimutan, pero silence lang talaga ako ngayon. At saka Team Loyal, kahit nga sa sarili kong team, ayan. So, mega love shout out sa lahat at maraming salamat po sa mga suporta. Thank you guys, hanggang dito na lang. Wala na talaga akong magawa na ibang video guys, kaya ayun. So, sa isang buwan, may isa lang video ang may pasok ko. Yun nga, kasi nga busy din guys at saka ayaw kong maging siya sa aking trabaho. Para maging contradict siya. So, kailangan ko rin ng pahinga kasi po para ding gumaganda din or mag-healthy din yung katawan ko guys. Sobra kasi akong payat kaya parang na-addict ako sa YouTube kasi. Kaya yun, sige guys, bye-bye na po.